Sir, kung sakasakaling tumakbo si Sara Duterte, will you be threatened po kung sakasakaling? Kasi it would be a type na may karapatan na tumakbo. Pero sir, kayo sir, anong reaction mo sa Facebook? Kung sakasakaling sir, natitreaten po ba? Hindi naman. At the end of the day, magtawa ng bayan naman sa Pilipinas. Ang kailangan natin dito, ang pinaglalaban ko rito yung mga mahirap na tao, yung magandang kinabukasan natin na dapat magkaroon tayo. Sir, last question. You're very vocal about against corruption, but you had a recent meeting po with President Duterte, which, you know, you said sir earlier that you're against the corruption na ginagawa ng administration na to. What's your, ano sir, ano naging agenda nyo nung times? Yun doon, it was arranged by close friend of mine. At hindi ko alam na, siyempre, sabi sa akin na gusto daw akong kausapin ni President. Ito yung totoo para hindi nalalayo yung haba yung istorya. Sinabi sa akin na gusto daw akong kausapin ni Presidente, makipag-meeting sa akin, and then, sino ba naman ako para tumanggi, diba? May mga tao na nag-arrange na hindi namin pareho alam. Pero, ganun pa man, nakapag-usap din kami ng hindi masyado sa politika sa yung sa about sa Mindanao, yung development. Do you feel deceived by that person na nag-arrange po? Kasi may sumamari nga tayo yung di Mr. Barco, no, dun po daw sa media. Akala nila meron nang nangyayari. Wala naman, pero listen to learn, kailangan siguraduhin. Alam mo naman ako kaya naglabas ako ng statement na tuloy ang laban natin. Hindi ito para sa sarili ko, hindi para sa bayan. Sino na lang makipaglaban at makipagtanggol sa mga mahihirap. Wala nang tatayo, puro mga contaminated sa corruption naman. Lahat. So, kailangan natin ng tunay na pagbabago. Kailangan natin ng mapakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Ano po, paano nyo po i-describe yung relationship nyo ngayon with the President following the meetings? Wala naman. Parang ano yan, sa boxing, di ba, magkalaban lang, pero pagdating sa implementation, ulit tayo magipag-compromise. God willing, ako ilagay dyan. Tayo magkipag-compromise. Kailangan gampanan tayo yung tama at nararapat sa ating bansa. Yung, especially yung pagpakulong sa mga kawatan at pagpuko sa economic growth and development, pagbibigay ng trabaho sa sambayan ng Pilipino at pagbibigay ng pabahay, libreng tahanan sa bawat pamilya na walang tahanan. Yan ang desire ko talaga sa puso ko. Bago man lang tumanda ako at mawala dito sa mundo, ma-achieve ko yung goal ko, yung dream ko, na kasi tapos ko na na-achieve yung dream ko sa boxing. Itong dream ko naman ngayon na maging inspiration bilang public servant sa bansa. Senator, yan pong binabanggit ninyo mga ahensya ng gobyerno noon na isasalang ninyo sa Senado, itutuloy niyo po ba ang pagsalang sa kanila for Senate investigation? Lahat yan nag-file na ako. In fact, I'm planning to be privileged speech sa Senate para i-hear yung resolution na i-final natin. Kasi prerogative din naman kasi ng chairman ng committee para kung kailan niya i-hear yung mga resolution na i-final natin. Power niya yun, sa kanya yung karapatan niya yun. So, hindi natin alam kung anong dahilan. Meron po kayong binabanggit nung nasa US kayo na maglalabas kayo ng mga video. Ano pong status nun ngayon? Patuloy yung investigasyon natin. Gusto natin i-hear sa Senado yan para maikakita natin lahat ng mga ebidensya na gusto natin i-hear. Senator? Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for waiting very patiently here inside of the Chamber of Commerce of the Philippine Islands. And good afternoon also to everybody joining us on Zoom. Welcome to the first session of the Dialogue and Open Forum on the Economic Compass Pillars 5, or ECOMP 5, brought to you by the Chamber of Commerce of the Philippine Islands. And to begin our ceremony, we'd like to invite everyone, please rise for the National Anthem to be led by Ms. Arnie Lozada, Pinoy Dream Academy Season 1 Grandchild.
pagiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting sa manlulupig. Di ka pa sisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na standing for the invocation to be led by Attorney Ramon A. Pedrosa, Chairman Emeritus of the Chamber of Commerce of the Philippine Islands, which he will be giving us via Zoom. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God, we are gathered today in the midst of one crisis after another, affecting the life of this nation. As we prepare our membership and the nation to face the challenges of the next general elections for the electoral years 2022 to 2028, we are met today recording with one stopped of the national candidates for the presidency of this republic. Therefore, we beseech you, O Lord, in your great mercy, to direct our thoughts, our actions, recording today in progress, with your holy inspiration, and carry them through with the assistance of your grace, so that every discussion today in this forum on the five economic compass pillars of the Chamber of Commerce of the Philippine Islands may always begin from you and through you be happily ended for your greater glory. This we ask through Jesus, your only Son, our brother and Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the prayer to be led by Ms. La Arnizada. Night. Oh,
and shadows fill our day. Guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Più violenza un mondo di giustizia e di speranza unio. Faith, so we'll be safe. E la fede che hai acceso in noi. Sento che ci sei. Thank you very much, Ms. Laarnie Lozana, for that heartfelt of the prayer. Please be seated. And again, good afternoon and welcome to the first in a series of dialogues with the presidential candidates for next year's elections, again hosted by the Chamber of Commerce of the Philippine Islands. And now for our opening statement, we'd like to call on the chairman of the Chamber of Commerce of the Philippine Islands, Mr. Benigno N. Ricafor. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Chamber of Commerce of Philippine Islands, which is the provenance and oldest economic business institution with its origin founded in 1886, we welcome the presence of our special presidential guests, as well as everyone attending in person and virtually. The Chamber's Economic Compass Pillars 5, or Cong P5, was begun to be crafted 7 years ago in 2014 and will be the theme of a major conference on February 17 to 18, 2023. As a prelude to said conference, we have given advanced copies of Cong P5 to each of the presidential guests and invited them to individually present on different dates their responses and comments thereto in a hybrid dialogue and open forum. May we invite everyone to dwell on the contents of the Economic Compass Pillars 5 as we listen to and dialogue with our special presidential guests. It is hoped that Cong P5 will help the country rebuild its glorious past, and that indeed history builds the future. Thank you very much, Chairman Benigno N. Ricafor of the CCPI. And now, to introduce our special guest this afternoon, we'd like to call on our Corporate Secretary of the Chamber of Commerce of the Philippine Islands, Mr. Severino T. Benedicto Jr. Thank you.
our special guest speaker is one who actually needs no introduction. He is the greatest professional boxer of all time. He's an octuple champion he's the only octuple champion in the history of boxing and has won 12 major titles in 8 different weight divisions. He's the first boxer to win the lineal championship in 5 different weight divisions. The first boxer to win major world title in the 4 of the 8 glamour titles. Sa totoo lang, tinalo niya ang ECQ. O anumang CQ. Dahil siya lang talaga ang nagpapaluwag ng trapiko nung araw. Pag pinanonood ko siya, walang traffic. Tsaka zero crime. Kaya nga, gusto ko sana, araw-araw may laban siya, kaya lang hindi pwede. So aside from being a boxer, he is also presently a serving senator of the Republic since 2016. He is the party president of the ruling party, PDP Laban, since 2020. And he was the representative of Sarangani province from 2010 to 2016. Our guest is also an evangelical Christian preacher who attributes all his successes and failures in boxing, commercial endorsements, and politics to God. And as he was successful in his boxing career, we have a presidential aspirant who is presenting himself to serve the Filipino people with the same ardor and passion as he serves the Lord. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you ang aking lodi, ang kamaonang bayan, Senator Emmanuel Manny Tapidran Pacquiao, the man of destiny. To the board of directors and current officers, led by Jose Luis Yulo Jr., President Benigno Ricaport, Chairman Emeritus Ramon Pedrosa, to all members, representatives, and distinguished guests, magandang hapon po sa inyong lahat. It is an honor and privilege to be one of your guests and to be part of the Economic Compass Pillars 5 Conference. This momentous event is very significant. As we now facing the post-COVID pandemic scenario, tama lang na i-focus ang attention sa economic recovery. Napakahalaga para sa sambayan ng Pilipino na mailatag ang mga hakbang para muling pasiglahin ang ekonomiya. Kaakibat ang iba pang aspeto sa muling pasiglahin ang ekonomiya. Kaakibat ang ating sa iba pang aspeto ang pamumuhay ng mga Pilipino. Naunawaan ko na ang damdamin ng mga kababayan natin na ating negosyante, lalo na yung nasa small and medium enterprises. Bumagal ang ating ekonomiya, marami ang inyong hanay na malubhang tinamaan ng pandemya. Marami pong nagsarado mga businesses. But life will go on. At kasama po ninyo ako sa hinangad ninyong maiahon ang ekonomiya natin. May nabasa ako sa habang nagsusurf ako sa internet na ganito. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Dahil sa Chamber of Commerce of the Philippine Islands, sa pagsisikap po ng inyong samahan mula nang maitatag ay natamo ng bansa ang kaayusan, katiwasayan, at maunlad na ekonomiya. Dahil sa inyo, natamo ng Pilipinas ang pagiging number 2 sa GDP per capita sa likod ng Singapore sa rehiyon at number 2 naman sa Japan sa Asia. Nakakapanghinayang na
hindi na sustain ang ng bansa ang katayuan natin pagdating sa maunlad na ekonomiya. Kompetitibo tayo at halos tinitingala tayo ng mga kapitbahay natin sa region at maging sa Asia noon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Maraming aspeto na dapat ayusin at baguhin. Napagdesisyonan ko na tumakbo sa pagkapangulo ng bansa dahil sa pagnanais recording na in progress. Maiangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Maraming balakid at isa sa dahilan ay kaya nahuli ang ating ekonomiya dahil sa korupsyon. Korupsyon po ang pinakadahilan ng lahat ng ating paghihirap at kung ano man yung sitwasyon natin because of corruption. Nanggigigil po ako sa sama ng loob pagdating sa mga kawatan dyan sa gobyerno. Lagi nating sinasabi na mayaman ang bansa natin. Lagi nating sinasabi na maunlad tayo. Kaya lang, totoo naman pong mayaman ang bansa natin. Kaso lang, hindi lang po talaga tayo nakatagpo na may tunay na puso na leader sa ating bansa. Mamaya i-explain ko po sa inyo bakit hindi tayo nakatagpo. Kasi kailangan dito may tunay na pagmamahal sa ating bansa at hindi pagsasamantalahan ang kinabukasan ng ating bansa at ang sambay ng Pilipino ang nagsasuffer. Kaya ito yung minana natin. Maraming nagbabasketball. Itong problema na minana natin, hindi lang ito kahapon o last three years ago, kundi ito yung mga ilang dekada nang lumipas sa ating bansa na napagsamantalahan at tinanakaw ang pera na dapat para sa economic growth and development. Alam mo yan ang nagbigay sa akin ng lakas yung para tumakbo sa pagkapangulo para ipakulong lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno. It is impossible for us to have a better country or maunlad na country, maunlad na bansa, mapayapang bansa kung hayaan nating patindi ng patindi yung pagnanakaw sa ating gobyerno. And we all know that. Alam nating lahat yan na kahit na sa maliliit na mga transaction, hindi gagalaw pagka walang lagay, pagka walang korupsyon. Correct me if I'm wrong, pero yan yung kalakaran, yan yung nangyayari sa ating bansa. Yung mga negosyante na gustong magtrabaho, gustong magnegosyo ng tama, na honest, tinuturuan ng mga nasa gobyerno na maging kurap. Paano, bakit maging kurap? Dahil hinihingian sila ng panglagay para umusad o gumalaw ang kanilang mga papeles o anumang negosyo na kanilang pinapalago. Yan po ang sitwasyon ng ating bansa at alam nyo, talking about corruption, nanggigigil ako sa mga taong mga kawatan. Yan ang pinaka-ayaw ko, yung mga kawatan ng mga tao. Because ang mga Pilipino na naghihirap, nagugutom, kung alam lang nila, kung naranasan lang nila magutom, hindi sana nila magagawa yan. Ako na nandito sa inyong harapan, it is an honor and privilege na na-invite nyo ako rito ngayong hapon na ito. At nais kong and excited ako para ipahayag sa inyo yung mga plano ko para sa ating bansa. Maipaliwanag sa inyo na itong bansa na ito, kailangan may long-term concrete plan. Yun po ang kailangan natin.
at yung padaliin natin yung mga proseso ng ating mga businesses sa pagkuha ng mga permits para makapag-start ng business nila. So yan po, nagpapasalamat ako at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. Pagpalain natin, Ms. Box. Thank you very much, Senator Pacquiao. And so now, we begin but with the rest of the program. We'd like to explain also what's gonna happen this afternoon. So, we'd like to ask Mr. Jose Luis Yulo Jr., President of the Chamber of Commerce of the Philippine Islands, to give us an overview of the Economic Compass Pillars, or ECOMP 5, and tell us what to expect also this afternoon. Mr. Yulo? Thank you very much. Why Economic Compass Pillars 5? For history to build the future? Ladies and gentlemen, the Chamber of Commerce of the Philippine Islands is the oldest business economic institution whose advocacies, programs, and projects from its founding in 1886 contributed to usher the country to become a leading economy in GDP per capita in the ASEAN and in Asia in the 1960s. In the 1960s, in GDP per capita, the Philippines was second to Singapore in the ASEAN and second to Japan in neighboring Asia, ahead of China, Taiwan, and South Korea. Martial law imperatives made a chamber take a back seat from 1977 to 2014, the year it realigned as a providence of business economic institutions, when the National Historical Commission of the Philippines, recognizing its status, bestowed onto the chamber markers in three languages, Spanish, English, and Filipino, the languages that span the chamber's existence. By the 1990s, the Philippines sadly slid down from second to fifth position in the ASEAN, overtaken by Singapore, Brunei, Malaysia, and Thailand. By 2021, the Philippines again slid down further from fifth to seventh position, overtaken now by Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, and Vietnam in the ASEAN. And from being ahead to now being behind China, Taiwan, and South Korea. Therefore, as a continuing guide for the Chamber, the government, and country to help rebuild its glorious past, the Chamber herein adopts as its work program for the coming years the advocacy History Builds the Future, Economic Compass, Pillars 5, or ECOMP 5, composed of the following. Pillar number 1, the Filipino and education. And its relevant compass is top of the world. Pillar number 2, industries and businesses. Its compass is globally competitive. Pillar number 3, the government. The compass is good governance with 12 traits. Pillar number 4, infrastructure and environment. The compass is heaven on earth. Pillar number 5, the economy. We'll be diverse, self-reliant, and wealthy. Each of the 5 pillars has implementing mechanisms as the sub-compasses of every pillar.
as we proceed with this dialogue and open forum with our special presidential candidate guests, we will first present every pillar, the contents of every pillar, after which we will ask our special guest for his response and comment, followed by a question and answer from the attendance in person and from Zoom. And then we will proceed again to pillar number two and so on and so forth. Therefore, our special presidential candidate guest will be responding and commenting five times to each of the five pillars, after which we will have an open forum and dialogue discussion. I hope everybody participates. It is very important aspect of our advocacy to help the country rebuild its glorious past. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Yulo. So very clear, as explained by Mr. Yulo, how the mechanics of the program will work. So I will be reading each economic compass pillar, and then each pillar, and then we will ask Senator Pacquiao to respond to each particular pillar. All right, so thank you again, Mr. Yulo, and we may now proceed. All right, Senator Pacquiao, okay na po. So babasahin ko na po, and then kayo na pong bahalang tumugod. Ready na ako for the first round. Round one. Five rounds lang to. Mas mabilis to. Alright. Alright, okay. As Senator Pacquiao said, round one, pillar number one, the Filipino and education. So, babasahin ko lang po muna yung ating pillar. Okay, so, ang compass natin for the Filipino education is top of the world. Yun ang ating nais marating. And this is what the Chamber of Commerce of the Philippine Islands has come up with. To achieve this, letter A, best education. Every Filipino has access to the best education in academics, new technology, and other fields, including universal moral values, ethics, good manners, and right conduct, and must be correctly trilingual in Filipino, English, plus another dialect of language. Letter B, quality health. Every Filipino is taught nutrition and healthcare and has access to both in his lifetime, with focus on nutritious feeding from conception to 5 years of age to prevent stunted growth. Letter C, at least one excellence. Every Filipino excels in at least one profession, skill, or talent and has a minimum of K-12 education, with college graduates comprising at least 30% of the population. And letter D, patriotic, yet global. Every Filipino must know Philippine history, love of country, and cherish Filipino culture while respecting other cultures. National patriotism is the base towards globalization. And we move on to letter E, citizenship duties knowledge. Every Filipino knows the constitution and basic laws needed for daily life, especially his responsibility in electing only capable, honest officials, the best and the brightest, and to hold them periodically accountable. And you know, as Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So at this point, Senator Pacquiao, may we hear your response po to the first pillar, Filipino and education. Okay lang nakaupo ako. Yeah. Okay lang nakaupo. Yes. Kinakailangan talaga natin na i-push natin yung education. Suportahan natin from young, pramilitary pa lang hanggang makapagtapos ng college. At ang gagawin natin is libre education hanggang matapos yung kurso nila, makapagtapos sila sa college. Parang similar sa Amerika na ang government magagastos sa'yo, pero pagka-graduate mo, kahit anong kurso, kailangan mo magtrabaho sa gobyerno ng certain year. Kung
Halimbawa, 3 years or 4 years ka magtrabaho, 2 years, magtrabaho ka sa government, and after that, pwede ka nang mamili kung mag-private ka o papatuloy kang sa gobyerno magtrabaho. Pero at least walang bata na hindi makapag-aral. Kailangan magpaturuan. And then, yung quality ng education natin, talking about quality of education, kailangan din, summertime, dapat may parang seminars, ang magkaroon ng seminar ang mga teachers natin para mahasa palalo. Yung hindi naman sinasabi natin mga hindi mga mahina yung mga teacher natin, pero iba yung nagre-review ka, iba yung patuloy yung pag-aaral mo, kasi ang tuturuan mo yung mga bata. Kung ano yung maituro mo sa bata, mamanahin nila yun eh. So kung ano yung quality education na ituro mo, yun yung magiging resulta ng ano natin, yung pagiging basihan natin doon sa isang tao na nakapagtapos ng pag-aaral. So, importante yan. And then, alam mo na, maraming problema sa education natin, yung building, lahat, mga kailangan ng suporta. Kailangan na, pero ang laki na ng, nagtaka lang ako, ang laki na ng budget ng education natin, pero hindi ko maisip kung every one year ba na nasisira yung building. Kasi kung kasi taon-taon may ilang building, ilang libong building ang kailang itayo eh. Pero hanggang ngayon, ang dami pang walang mga classroom, wala pang mga building. Hindi ko alam kung baka bawat isang taon na nasisira agad siguro yung building. Kasi kung naitayo lahat-lahat talaga yun, yung budget para sa infrastructure building, sobra-sobra na siguro. Yan ang inano ko, kaya back to corruption ulit ang issue. Corruption lahat yan. May ayos natin ang lahat yan basta focus tayo sa pag-supo ng corruption. Thank you. Thank you very much, Senator Pacquiao. At this point, we open the floor to questions. We will be getting one question from the audience or the participants who are physically present and one question from those who are joining us via Zoom. So first, we ask the audience here today, the participants here today, if you have any question for Senator Pacquiao regarding the first pillar, which is the Filipino in education. Yes, yes, sir. Do I get to choose whoever wrote? Isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa lang po. Hindi pwedeng dalawang kalaban sa ring. Isa-isa lang. The first one to raise your hand was sir. Sir, do we have a microphone over there po? Sir, paki-introduce lang po ang sarili tapos yung question niyo po for Senator Pacquiao. May hapon, Manny. I'm John Malnegro. I'm from the Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. Ang first question kasi is yung topic is related sa education. And alam ko ang isa sa pinaka magandang quality kay Senator Pacquiao ay yung heart para sa mga tao about kay God. No, so ang tanong ko kay ano, Senator Pacquiao, tungkol sa sinasabi sa Biblia na kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay nito. Paano natin mailagay sa puso ito ng mga bata, pati na rin matanda, na maituro natin na talagang walang ibang paraan na uunlad at masupo ang korupsyon kung wala ang tulong ng Panginoon? Sa anong aspeto, kasi naniniwala ako na nagsisimula ito sa education, paano natin maipasok ito sa puso ng mga bata? At salamat nga po pala, Senator Pacquiao, sa pag-author ng National Bible Day. I think Bible Month na yata. Thank you, Senator Pacquiao. National Bible Day. Ang gagawin po natin ay ituro muna natin sa paaralan yung moral values. Nawawala na yan eh. Pangalawa, huwag natin kalimutan din na magkaroon ng religious activities yung mga bata sa school.
para maituro yung pagsunod sa Panginoon. Kasi kahit na ikaw pa ang pinakamatalino kung wala kang Panginoon sa buhay mo, eh, you are nothing. You are nothing in the sight of God. So, importante din yung Panginoon sa buhay natin. Remember that. Siya lamang ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay, kasaganahan, at protection. Kailangan, huwag natin kalimutan yan. Thank you. Amen. Okay, ka, Manny. Thank you very much, Senator Pacquiao. Now we move on to our question from Zoom. I believe we have someone. Yes, please go ahead. Yes, maayong hapon, Honorable Manny Pacquiao. Ako si Dr. Alex Reyes, taga Cagayan de Oro ko. And excited ko mamuta na sa imo. I'm an educator and also founder ako ng isang EdTech, Yes Tech IT Solutions. I am also the executive secretary of the Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park and of course the chair and programs head of youth organization Philippines. The youth, ano ang mga priority programs or legacy project na inyong ipupush sa admin ninyo pag nanalo ka as presidente? So, ang tanong ko po ay 30% ng population natin comprised of the youth sa Pilipinas. Ano ang priority programs mo po or legacy project na ipupush nyo po sa education para sa youth natin sa Pilipinas? Salamat po. Kasama yan sa dong, di ba gumawa ako ng 22 rounds priority agenda. Kasama yun yung Department of Youth. Kasi we want them to develop, train. Dahil may kasabihan tayo, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kasama na yung ituturo din natin sa kanila, yung moral values. At yung sinitawag din nga good manners and right conduct also. GMRC, paborito sa school. Importante yan kasi pag nung araw, nag-aaral ako, pagbagsak ka sa GMRC, hindi ka pwede mag-graduate. Hindi ka pwede makapasa. So, yan. May tanong pa po kayo, wala na. Thank you. Sige sir, meron pa akong tanong. Isa na lang po, last na lang po. Ano po ang iyong view naman sa pagbigay ng EdTech sa mga Pilipino? Kasi konti lang ang nabibigyan ng chance dito, lalo na sa public school. 80% yata halos lahat modular. Ano yung view mo sa online learning ngayon na kailangan natin kahit na magkaka-face-to-face na po tayo? Kailangan din yan dahil iba na ang technology ngayon . Ano, para matuto rin tayo sa technology na makasabay tayo sa upgrade ng technology. Kasi nung unang panahon, wala namang computer . Wala namang, so marunong tayo. Kailangan marunong tayong gumamit ng computer kasi yan yung pagdating ng panahon, wala na yung bullpen. Puro computer na. So, ganyan, kahit mag face-to-face, kailangan huwag nating kalimutan na matuto din sa mga technology ngayon na bago. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you. Thank you po for your questions. Don't worry po, after each pillar, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na magtanong kay Senator Pacquiao. Tig-isa lang po. Oo, lima pa. At mamaya, pagkatapos ng limang pillar, magkakaroon tayo ng open forum also, if time permits. Pero, so, ibig po ba sabihin nito, Senator Pacquiao, ngayong na narinig nyo na po yung ating first pillar na kailangan top of the world ang edukasyon sa Pilipinas, kailangan number one. So, ibig po sabihin, suportado nyo po lahat ng mga polisiya na ibinabato ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands? Yes, tama yan. Kailangan talaga, at saka yung sinabi ko na hindi lamang ang mga estudyante ang kailangan matrain, pati yung mga teachers natin na pagdating ng mga
bakasyon, eh, kailangan lang mag-review din. Thank you. So, Senator Manny, ibig ko ba sabihin ito, kasi diba meron tayong nabanggit na para makamit to, kailangan may access tayo sa best education, yung health, tapos kailangan may love for the country, tsaka kailangan kabisado ng bawat mamamayan yung ating konstitusyon, yung talagang alam na alam natin. Alam ko doon sa mga polisiya na yon, ang pinaka, sa tingin nyo, importante para makamit yung quality education? Para makamit yung quality education, yung pag-alam sa ating constitution. Importante natin malaman yung constitution natin para, kasi yan yung guide natin sa pagpaunlad ng ating bansa. Alright, thank you very much, Senator Pacquiao. Ngayon, punta tayo sa pillar number 2. Ang ating pillar 2 compass, industries and businesses. And the compass is that they must be globally competitive. So allow me to read this for you. First, letter A, industries that connect our islands and industrialize the country. Filipino-owned or controlled companies are leaders in design, in software engineering, hardware manufacturing, as well as in production of parts and final products, and their operations of the following that connect our islands, like short-haul seacraft, short-haul aircrafts, and ICT. Also, other manufacturing industries required for basic self-reliance, security, and wealth are prioritized by making use of the countries being an archipelago to excel in sea-based manufacturing industries and making use of other natural resources as inputs to manufacturing-based industries. The professions and service industries must also be among the best. Letter B, Filipino-owned companies. Per constitutional and legal requirements, companies are truly Filipino-owned, especially those relating to national security and interests, and are competitively dominant in market share and revenues within the country. Economic nationalism is intrinsically essential for bilateralism and for globalization. Letter C, foreign-owned companies. Foreign ownership is most welcome, but must be dispersed strategically among countries to avoid monopoly control. The Constitution and relevant laws are adhered to, and national security and patrimony are safeguarded. And last, expanded Filipino equity or ownership. Or sorry, before that, we go to brands Filipino-owned. Products and services conceptualized and or made by Filipinos, made by majority Filipino-owned companies, should have Filipino-owned branded names and trademarks used and protected worldwide. And last, okay, we go to letter E, expanded Filipino equity or ownership. Majority of Filipinos own equity in companies that give them dividends and capital appreciation. Land is truly owned by Filipino citizens as per the Constitution, and ownership is spread out. And to quote, business has been, is now, and always should be playing a major role in inspiring and effecting the massive changes taking place in our constantly changing global society, driving towards a better future for everyone. Right? So, Senator Pacquiao, sang-ayon po ba kayo sa mga nabanggit na polisiya para maging globally competitive ang mga industriya sa ating bansa? Dapat talaga magkaroon tayo ng ano, ng our own brand. Tayo, alam mo, balitang nag-i-import tayo, nakakahiya eh sa part natin. Gusto ko nag-i-export tayo. Kumbaga sa ano, yung mga produkto ng bansa natin, i-export natin all over the world para makilala, para lahat ng bansa sa buong mundo, lahat ng mga tao, magsabi sila, ano bang mayroon sa Pilipinas na hanggang dito nakarating yung mga products nila. Diba? Iba yun eh. Ipakita natin eh, magagaling tayo, matatalino naman tayo, eh yan yung paniniwala natin, ipakita natin naman sa action, hindi lamang sa salita at sa isipan kundi pati sa gawa. Thank you Senator Manny. So agree din po kayo dun sa dapat yung foreign ownership. Pwede ang foreign ownership, pero kailangan, syempre, sang-ayon pa rin sa konstitusyon. Kailangan sumunod tayo sa konstitusyon. Okay. Hindi natin pwedeng labagin yan dahil yan yung ano natin. Guide. Okay. We open the floor also to questions.
kung meron po kayong mga tanong, kung sino pong may tanong, punta lang po sa microphone, pakilala po ang sarili at sabihin ang inyong tanong. Oo nga, pwede nang pwede ipasa lang din yung microphone. Uh-huh. Ipasa-pasa lang microphone kasi pag inon dyan, malapit sa speaker, so nag-i-echo siya. Ay, naka-off po yung microphone. Okay na. Hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang buhay po. Inyanikod po si Ravi Del Rosario po, aspirante kung nakonsyal sa Muntinlupa. Magandang hapon po, Senator Manny Pacquiao. Magandang buhay po. May katanungan lang po ako sa inyo, Sir Manny. Parehas po tayong laki sa hirap, nagsumikap, naging matyaga, naging makadyos po. Tayo po'y nakakatulong sa tao. Ano po bang masasabi niyo, Sir Manny, about dito sa ating makadyos makatao na ito po'y nasa Biblia, pag maganda po ang namumuno sa Pilipinas, naniniwala po ba kayo na may madaming pagpapala, may iwasan ng mga sakuna, at mawawala po yung kamalasan na nangyari sa atin tulad ng COVID-19. Gaano niyo po mapaliwanag to, Sir Manny Pacquiao? Maraming salamat po. Importante is, katulad yung sinabi ko kanina, pag may Panginoon tayo, iligtas na tayo sa kapahamakan, lalo lalo yung mga sakuna na nangyayari sa ating bansa. Pag ginusto ng Panginoon na walang sakuna, pag ginusto ng Panginoon na walang bagyo, mangyayari yan. Nothing is impossible with God. Ito po ba'y God's will po, Sir Senator Manny Pacquiao? Naniniwala ba din po kayo doon sa kasabihan ng ating Panginoon? It's a promise. Hindi will. It's a promise of God na if you obey and ask, sabi nga niya, you may ask me anything in my name and I will do it. You can ask anything in His name and He will do it. So ask and you will receive. Thank you po, Senator Manny. Thank you, Senator Manny. Before we go to our questions from Zoom, sir, we go straight to Zoom or would you like to respond as well? No, I'd just like to request those in the audience. We would like the senator to address the content of each pillar. So we are now on pillar number 2, which is businesses and industries. So let's focus our questions on the implementing mechanisms presented on business and industries. I love the senator's answer when he supported the concept that Philippine industries and exports must be branded. Ang ginawa ko kasi ng gobyerno natin sa panahon ng araw, ang pinopromote lang natin are cheap labor. Hindi natin pinopromote yung tatak ng produkto, the brand. Nakalimutan natin na kung sino may-ari ng tatak owns the market. No? So yun ang pinupush namin. So we love the idea of the senator when he supports that products must be branded. At dugtungan ko na lang yan. Kailangan natin ng mag-excel yung sinabi ko kanina na hindi lamang sa isang brand tayo sikat, nag-manufacture tayo ng iba't ibang mga brand dito sa ating bansa para ma-export natin and then makilala tayo sa buong mundo. Magagaling at matatalino ang mga Pilipino. Naniniwala ako dyan. Kaso lang, yung ibang matatalino at magagaling, kinukuha ng ibang bansa para silang gumawa at ibinta rin sa atin. So yun yung nangyayari. Bakit hindi natin gagawin dito sa ating bansa? Kita niyo, kung isipin niyo ang problema talaga, ang pinaka punot dulo ng problema, yung korupsyon. Kasi kung walang korupsyon, hindi naman sila alis dito eh. Uunlad yung bansa natin eh. Tama? Di ba? Walang, kumbaga kung walang korupsyon, alam siya totoo lang, sa liit ng bansa natin,
ang tao hahanapin ng trabaho, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Diba? Yan yung ano natin eh. Thank you, Senator Manny. And thank you also, Mr. Yulo, for the reminder. So now we move to our participants on Zoom. Okay, walang question from Zoom. Is there any other question from inside the room regarding the second pillar, which is industries and businesses, before we move on to the next? Yes, ma'am. Can we pass the microphone on to ma'am who has a question? Good afternoon po, Sir Jose Luis Yulo, Senator Manny Pacquiao, and of course to our host, Ms. Pia Arcangel. Question ko lang po is regarding dun sa nabanggit po ni Senator. Hello po, Deputy Speaker Lito Atienza. This is Ness Aguilar from the Philippine Event News TV and Sovereign PH Magazine. Ang tanong ko lang po is, regarding lang po dun sa kanyang nabanggit ni Senator, na kung bakit po ang ating bansa is nag-i-import pa rin, at saka ang ating mga... Okay. Sorry. Yes po. Go ahead po. Yeah. Sige po. Ulitin ko lang po. Ulitin lang po tanong. regarding lang po, Senator, dun sa nabanggit niyo po kanina, idadagdag ko lang po kung bakit marami pa po tayong mga OFW or mga mamamayan na pumupunta sa ibang bansa. Bakit? Bakit po? Isa lang po yung sasabihin ko po, which is the additional. Bakit po pinapirate ang mga magagaling po nating mga Pilipino, especially the Filipino inventors? It's because yung pong offer po natin sa kanila, especially the compensation, napakababa. Okay, like for example, my daughter, nasa Makati Med po siya. Pero yung compensation po niya, hindi po ganun ka. Sagutin ko po yan. Yes, thank you po, Senator. Ganito po kasi yan. Pag malakas po yung ekonomiya natin, hindi po mawala ng trabaho ang mga tao. Katulad ng sinabi ko, pag sobra-sobra po ang trabaho sa ating bansa, ganito po ang mangyayari niyan. Ang pangarap ko sa ating bansa, ang trabaho maghanap ng tao. Hindi ang tao maghanap ng trabaho. Sa anong paraan? Yun po ang gusto kong i-discuss eh. Sa anong paraan? Kailangan palakasin mo yung ekonomiya natin. Pag lumakas yung ekonomiya natin, ang tao kasi pag hinahanap na siya ng trabaho, pwede siya mag-double job, pwede siya magtrabaho sa araw, pwede rin siya magtrabaho sa gabi. Yan na yung tinatawag natin. So, bakit pa sila pupunta sa labas at malayo sa kanilang pamilya na mayroon naman dito, pwede naman mag-double job. Diba? So, ganyan yung pag malago ang ating bansa, walang magbabalak na mag-abroad. At hindi pa po, tataas po yung peso natin, hindi yung babagsak yung peso natin. $2. So, yan pong kahalagahan nun na importante yung trabaho. Hindi natin masabi yan. May mga ilan kasi na gusto rin doon sa abroad na nagustuhan na nila. Pero kailangan lang talaga umunlad tayo at masagana ang ating bayan at lahat ng Pilipino may trabaho. May makain 3 times a day. At least may sustainable income sila na tinatawag din. Hindi lamang trabaho kundi yung sustainable livelihood ng bawat pamilya. Thank you. Thank you. Thank you very much again for your question. At this point, we'd like to acknowledge the presence of Deputy Speaker Lito Atienza. Good afternoon, sir. Thank you for joining us. Ang katandem. Katandem ni Senator Manny Pacquiao. Sir, salamat po for joining us today. So feel free po, sabihin niyo po sa amin pag meron din po kayong input na nais ibigay sa ating discussion. Baka may question kayo, sir. Alright, thank you very much. Now we have via Zoom. Yes. Okay, we have a question via Zoom.
Go ahead, sir. Ayan ang compass. Good afternoon. Yes, I'm afraid we cannot hear you, sir. Are you unmuted po? Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Please ask your question, okay, sir. Yes, here's my question. Good afternoon, Senator Manny Pacquiao. My question is, once you're elected as the President of the Philippines, how would your administration take action providing renewable sources of energy in the Philippines? Since right now, the United Nations climate change, there's an ongoing Council of Parties 26. So they're discussing about renewable energy. So for the Philippines, hindi po siya nag-sign dun sa mga kailangan natin yung sa renewable sources. So my question will be, pag naging president po kayo, ano po magiging action po ng administration nyo? Kasi climate change is real. So we have to maintain the 1.5 degrees for us to be able to survive. Kasi pag by 2070, kapag hindi natin na-maintain yung 1.5 degrees na temperature, Philippines, based on studies, will be uninhabitable already. So this is an urgent need. So I just want to know, what's your plan on this one? Thank you. Kasama yan sa 22 rounds priority agenda ko, yung pang number 22. Yung renewable development, yung pagprodukta na pag ano natin, pag promote din, hindi lamang tayo aasa sa mga yung tinatawag nating ibang sources ng kung ano man yung kuryente o power o kailangan natin ng i-maximize yung natural resources natin at i-develop. Yun po ang kailangan. At syempre, sa pagdi-develop natin, pangalagaan natin yung kalikasan natin. Yan yung sinasabi ko. Nandoon niya sa 22 rounds, pero ito yun pang last round yan eh. 22 rounds. Thank you, Senator Pacquiao. Salamat po sa inyong tanong, sir. And now we proceed to our third pillar, okay? Pillar number 3, the government. And the compass is good governance with 12 traits. So allow me to go through it. Letter A, best citizens are in government. The best fit for positions are fleshed out based on a standard template of qualifications that are verified for fair comparison among elected and appointed candidates. Regular performance accountability is also conducted. Letter B, natural resources are used for local-based factories. So to create jobs and higher levels of productive capability, natural resources must be used first and foremost as inputs to value-added manufacturing of end products within the country. So mining or harvesting of minerals and other natural resources purely for exports must be restricted to encourage local manufacturing. Letter C, protector of country, citizens, territory, and patrimony. All branches of government with the military are protectors of the Filipino people, the archipelagic territory, and patrimony of the nation. Laws are clear and are dispensed fairly in a timely manner. Letter D, front office services 5 stars. The physical layout, facilities, and management of government front office services that are in direct contact with the people are rendered professionally with efficiency, honesty, and within time limits in a 5-star environment. And letter E, the 12 traits of good governance. Based on the UN and aspirations of the citizens, the following traits of good governance are in place and in practice. Number 1, citizens' participation, representation, and fair conduct of elections. 2, rule of law. 3, competence and capacity. Next, ethical conduct, long-term orientation and sustainability, efficiency and effectiveness, openness and transparency, responsive and consensus-oriented. Number 9, innovation and openness to change. Number 10, sound financial management. Number 11, accountability. And number 12, equitable and inclusive social cohesiveness.
And again, to quote, good governance never depends upon laws but upon the personal qualities of those who govern. The machinery of government is always subordinate to the will of those who administer that machinery. The most important element of government, therefore, is the method of choosing leaders. Medyo mahaba-haba yun. Very comprehensive yung ating pillar number 3, the government. Kasi nga, ang inaasam natin, good governance. So, Senator Pacquiao, sang-ayon po ba kayo dito sa mga nailatag ng CCPI? Sang-ayon ako dyan, good governance. Ano yung unang-una doon? Ang pinakauna doon is yung may Panginoon. May takot sa Panginoon yung isang leader. Kasi naniniwala ako na righteousness and justice is from the foundation of a strong nation. Nasa Bible naman yan eh. So yan mag-uumpisa lahat. And then magagawa mo yung tama. You will not compromise pagdating sa issue ng maging mabuting pamamahala. Tsaka yung isa po, best of the citizens are in government. Kasi nabanggit niyo po kanina nung pinag-usapan natin yung education, kailangan yung magagaling na Pilipino dito rin magtatrabaho sa Pilipinas at pumaari sa gobyerno. Yes, dito rin sa atin para hindi na sila tutulungan natin para hindi na lumabas. Magtrabaho sa ibang bansa. At ipapakita natin yung galing natin as a country. Kahit nandito, kahit Pilipinas natin maliit lang na bansa, ipakita natin na pagdating sa mga products and talent sa lahat, mas malaki tayo kaysa kanila. Parang boxing ba? Diba? Pwedeng champion. We beat the all odds. Diba? Ganun, parang boxing din. Ganun din yan. Ganun din tayo mag-isip dapat. Na mayroon tayong vision for the country. For excellence. Thank you, Senator Pacquiao. Yung may tanong po, please grab the microphone. Sir, sige. After that question, we'll bring the microphone to you, sir. Go ahead po. Hello. Good afternoon po. Good afternoon po. So, ilang election na po yung nagdaan? And sa bawat election na yon, hindi lang po kayo yung first na nangako na ayun nga po na buburahin yung corruption. So, my question po is, given the fact na marami na pong nangako na buburahin or aalisin yung corruption, ano po yung assurance namin na kayo po as president, kapag po kayo yung naupo as president, ay mabuburahin niyo po ito? And also, what is your concrete plan na linisin po yung corruption with our country, given na ilang taon na po na maraming candidates na nag-aatim na maalis po ito sa ating bansa? Yun lang po. Thank you. Unang-una, as much as possible, iniiwasan ko magkasala sa Panginoon. Pag sinabi kong mangako ako na ipakulong ko lahat ng mga korup na mga kawatan dyan sa gobyerno, God willing, ibigilagay ako dyan, makikita nyo kung sino si Manny Pacquiao. Pagdating sa... Sinasabi ko nga, kung paano ko dinisiplina yung sarili ko sa boxing, dito, mas doblehin ko yung disiplina ko para yung determinasyon ko na ipakulong at sugpuin lahat ng mga katiwalian sa gobyerno nang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ang nais ko lang dito, hindi yung para sa sarili ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa taong bayan, para sa future ng ating bansa. Yung sinasabi nating concrete, kailangan talaga yan, mayroon tayong long-term concrete plan na tinatawag natin na may binabasihan ng ating bansa na paraan, na way to develop and improve. Ganun. Ang nais ko lang talaga dito is katulad ng sinasabi ko, ang pinakapunot dulo dito, ginagawa nila ang ating gobyerno na hanap buhay. Ginagawa nila ang politics as a business, which is hindi po yan ang tama. Yung mga mindset na yung mga ano na yan, maniwala kayo sa akin, mas mahigit pa, parang para pang mahigit pa ito para sa war on drugs na mangyayari pagka God willing nandyan tayo. Hindi naman natin sila papatayin.
sa lansangan. Pero ipapakulong natin, ipapahiya natin sila sa taong bayan. Na ito yung mga tao na nagnanakaw, matagal nang nagnanakaw sa gobyerno kahit tayo nagkaganito. Papahiya natin lahat sila dyan. Kaya matakot na sila. Thank you, Senator Pacquiao. Si Deputy Speaker Atienza also has a reply po. Naintindihan ko yung frustration and exasperation ng nagtanong eh. Narinig na natin yung pangako, di ba? Ang hindi natin nakita, yung nangangako, magnanakaw din. Kung titignan natin ang record ng mga nangangako, pag-aralan natin yung record ni Manny Pacquiao. Siya ba'y merong record na pagnanakaw? Siya ba'y merong corruption case? Malalaman naman natin yan eh. Ang problema natin, hindi natin pinag-aaralan pagka merong kampanya, naniniwala tayo rin sa mga nangangako ng lalabanan ng korupsyon. Naboboto natin. Pagka panalo, tuloy-tuloy na naman ang korupsyon. Bakit? Eh talaga yun naman ang plano nila sa simula-simula eh. Ang nakita ko kay Manny, siya'y nangangako ng pagbutuloy na ang korupsyon, yun din ang gusto ko. I am with him 101%. Now, pag-aralan natin ang nakaraan ni Manny Pacquiao, wala siyang bahid ng korupsyon. Pag-aralan niyo ang nakaraan ni Lito Atienza, ako'y naging mayor ng Manila, 7 taon. Meron ba akong korupsyon? Wala. Yun ang dahilan kaya daw ako pinili ni Manny Pacquiao. Ako naman, ako'y talagang frustrated din ako katulad nung nagtanong na kabataan. Gusto ko talagang maputol ang korupsyon sapagkat yung pananaw ni Manny ang tunay na paraan upang tayo umunlad. If we do not fight corruption, if we do not defeat corruption, we will just be going around. Paikot-ikot tayo, pero tuloy-tuloy ang corruption. Ngayon, nakita ko sa isang larawan, kahapon, lahat ng mga nangako na puputulin ang korupsyon, lumaganap ang korupsyon sa ilalim ng kanilang panunungkulan. Piliin nyo, gusto ba nyong bumalik ulit? O gusto nyong gumalaw na tayo? Pagbabago, Manny Pacquiao. Huwag nyo kakalimutan, Lito Atienza. Thank you. Yan po ang, yan po ang kadahilanan bakit ko pinili si Paes. Dahil malinis po. 50 years in public service, hindi po na ni-chismis man lang na may corruption sa kanyang pamumuno. Yan po yung kadahilanan. Dahil gusto ko po talaga na tunay na pagbabago. Gusto ko po talaga kasi sawa na ako. Sawa na ako sa mga sa pagtitiis natin ngayon. Alam sa totoo lang, kung wala akong tunay na pagmamahal sa bansa natin, nasa ibang bansa na ako nakatira. Gusto, madali lang. Lalo na yung anak ko doon pinanganak. Pero hindi ko ginawa yon. Dahil mahal ko ang bansa natin. Mahal ko ang sabay ng Pilipino. Ilang beses ko na iniyakan itong bansa natin, yung makita ko yung kahirapan ng mga kababayan natin. Kaya hanggat ako nandito, hanggat na nandito ang Manny Pacquiao sa mundo, ang puso niya para sa mahirap. Thank you, Senator Pacquiao. Sir, you have a question po? Senator Pacquiao, well, Your Honor, my friend, Lito Atienza. Sir, I just want to answer ask one question. Sa isang minuto po or less, please summarize so the main focus of your campaign platform for the governance. The main platform. Sa isang minuto? 2 minutes or less. Yung shortcut lang ho. Isang 2 minutes or less. Pakilakas na po, hindi ba mayroon? In 2 minutes or less, please summarize the main focus of your campaign platform for government. Ang main focus po namin, sugpuin ang korupsyon, ipakulong ang mga kawatan, and then mag-focus po tayo sa economic growth and development. Main focus namin.
Una-una, hindi natin makalimutan, lagi natin isumamo sa Panginoon yan. Pero ang pinaka-agenda natin na gawin ay pakulong mga kurap, and then focus tayo sa economic growth and development, makapagbigay tayo ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino. At hindi lang trabaho, libreng pabahay. Libreng pabahay, yung sinasabi kong libreng pabahay po, andyan po yan sa Republic Act 7279 para makapapabaka, ano yan, gawa-gawa tayo ng batas, hindi natin sinusunod. Ito po, at yung pabahay at saka yung pag-improve po ng ating mga healthcare services po, importante po yan. Mga benefits, mga sustainable livelihood sa bawat pamilya, yan po ang mga isa sa mga priority natin. Thank you. Kabador, sangayon ako sa sinabi ni Manny. Pag hindi natin inuna ang korupsyon, walang magtatagumpay na economic program. Yung economic program, madaling gawin yan. Maraming matatalino sa atin. Pinakamagaling na mga ekonomista nandito sa atin. Madali yan. Pero yung corruption, gaya ng frustration ng isang kabataan, frustration din ng isang lingkod bayan katulad ko. 50 taon na ako sa gobyerno. Ang korupsyon talaga ang number one na nagpapahirap sa atin. Yung plano ng Panginoon, umunlad ang buhay ng Pilipino. Hindi matupad-tupad. Siguro nababalitaan yung mga skandalo. Yung skandalo ng fertilizer para sa magsasaka. Umabot ba sa magsasaka? Hindi. Pinarti-parti ng mga politiko. Pinadala na ko ng 50 milyon sa mga panahon yun. 50 million. Dahil malaki raw ang Maynila. Saan? Wala akong kailangan fertilizer dito. Hindi po, pero ito cash. Eh, hindi ko kailangan. Solo yun yan, pinanggalingan. The fertilizer scam is just number one. Baka nakakalimutan ninyo yung Napoles. Scandal. Pera ng bayan, ninanakaw ng mga mababatas. Baka nakalimutan nyo ang Malampaya scandal. Meron na ba kayong pakinabang sa langis? Nagkaroon tayo ng discovery ng langis, meron tayong produksyon ng langis, pero wala tayong pakinabang dyan. Sino nakikinabang dyan? Yung mga nakaupo sa kapangyarihan. Eh, nagbubulag-bulagan ng marami, hindi natin nakikita ang tunay na dahilan ng kahirapan yung nakikita ni Manny Pacquiao. At ako'y kitang-kita ko. Corruption. We have to fight it, remove it. Mabilis pa tayo sa Hong Kong, Singapore, Thailand, uulad ang Pilipinas. We will support you on that, Senator Pacquiao. We will be here to support you. Actually, at this point, baka we can go back, no? Balikan lang natin yung ilan dun sa mga nabanggit dun sa Pillar 3 na government, good governance with 12 trades. Isa kasi sa mga inilatag, yung front office services na kailangan 5 stars. So, ibig sabihin, halimbawa, pupunta ka ng Bureau of Immigration. Pag may mag-a-apply ka ng mga papeles, kailangan 5-star service ang ibinibigay. Tingin niyo po ba, Senator Pacquiao, kaya natin tong gawin dito sa ating bansa? Kaya natin gawin yan. Ang problema dito, kahit bali ito malaking business, nasubukan ko na yan eh. Punta pa ako ng maliit na business. Inabot ako ng ilang buwan bago na tapos yung mga papeles. Ang dami kong pinagdaanan. Tapos, siyempre, hindi maiwasan yung para mapabilis, may under the table. Yun yung isa sa problema ng ano natin. Ay, padaliin natin. Yan ang isa sa supoy natin yung maraming pagproseso ng mga papeles para makapag-start ng put up ng business. So, ibig ko sabihin, kumbaga, Senator Pacquiao, galing na kayo sa kabilang dako, na kayo yung nag-a-apply, kayo yung humihina sa disya galing sa gobyerno, at hindi po kayo satisfied sa naging karanasan po ninyo noon. Nasubukan ko na. Aha, okay, sige. So, kumbaga, alam niyo na kung anong gusto niyo. Ganda lang kita ng idea. Ang binayaran ko, kasalanan ko rin yun, ang binayaran ko si 700,000. Pero ang may resibo, 250 lang. Paano yun? So, para sa inyo, Senator Pacquiao, paano dapat natin i-correct yung ganun? Paano mako-correct yun? Paano mababago? Supuin ang corruption. Corruption yan eh. Pero, kumbaga, ibig po ba sabihin, kasama sa mga balak nyo, halimbawa, sweldo, taasan ang sweldo ng mga government employees, kabilang po ba yun? Kasama yan sa 22 rounds priority agenda natin yung pagtaas ng sweldo ng mga
yung salary standardization kasama yan, private and private and government. Oh, yan po. Siyempre, aangal yung mga, kung ako businessman, aangal ako bakit taasan yung salary nila. No. Kasi ibababa naman natin yung taxes. Ah, di ba? May ano, kumbaga sa ano, ang gobyerno mag-adjust, hindi ang tao mag-adjust. Mahirap na ang bansa natin, ang tao pa nag-adjust. So meaning to say, mataas ang, itaas natin yung salary standardization across the board, and then, siyempre, magre-reklamo rin yung mga business natin. So, ibababa naman natin yung taxes natin. So, yung ibabay nila sa taxes, ipagsuswildo nila sa mga empleyado nila. So, yun yung ganun. Now, magsasuffer niyan ang gobyerno kasi ang liliit yung income ng ating gobyerno. Kasi, alam natin yan. Liliit yung income ng ating gobyerno kasi papababa yung taxes. Walang problema kasi palalakasin natin yung non-tax revenue income ng ating gobyerno. Which is other sources of income ng ating gobyerno. Hindi lamang sa tax revenue income ang ating gobyerno nag-rely, kundi doon sa non-tax revenue income, which is yun ang pinagsasamantalahan ng mga galit ng mga politiko na ninanakaw nila na sa mga gobyerno. Eh pagdating naman po, Senator Pacquiao, doon sa paggamit ng ating mga natural resources para sa mga local-based manufacturing tsaka factory, tingin nyo po dapat priority natin ito? Yung tapos kailangan, kasi isa sa mga iminumungkahi ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands yung pag-restrict ng mining or harvesting for export. Ito rin po ba yung paniniwala ninyo? Dapat ang focus natin syempre dito. Ang focus natin local. Local ang focus natin, suportahan natin yung local natin, hindi sa ibang bansa, at makaprovide tayo ng jobs. Yun ang kailangan natin. At alam mo, pagdating ng panahon, God willing, ako ang maging ano, lahat ng mga business sector sa buong Pilipinas susuportahan ko kasi kasama ko, kaagapay ko sa pagbigay ng trabaho sa ating pag-agapay sa pagpalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Importante yan. Ayaw ko yung iniipit yung mga businesses. Iniipit yung mga business sector natin. Kailangan susuportahan sila, alalayan sila ng ating gobyerno. Sir, last na lang to clarify bago tayo lumipat sa fourth pillar. And walang favoritism dito. Okay. Walang, ay malakas ako dito. O, akin natin itong business na to. Walang ganun. Patay-patay lahat. Kumbaga, ang ating gobyerno magiging padre de familia. Kumbaga, mga anak niya lahat yan. Walang favoritism. Okay. Sir, paano natin babalansahin yung... Dadagdagan ko lang sinabi ni Mr. President. Yung natural resources natin. Sobra-sobra yan. Huwag nasa't limit ourselves to mining. Let's talk about greenery, virgin forests, aqua life. Natyan, sobra-sobra yan. We used to have 14 million hectares of virgin forests. Ba't nawala lahat yun? Panahon ni Marcos yan. Pinamigay sa mga cronies. Alam naman niyo mga pangalan yan. Pagdating ng araw, babanggitin ko lahat yan. Inubos ang ating gubat. Inubos lahat. Ang ating mineral, hanggang ngayon, nawawala yung ginto natin. Eh. Ang sabi nila, kinita nila. The point is, sama-sama lahat yan. Ang dahilan, kaya naubos ang ating natural resources, sa mga cronies, yung sinasabi ni Senator, pagka wala na yung natatakot ang crony, natatakot humingi ng pabor sa presidente, baka siya makulong, diyan lang matitigil yan. Otherwise, sino man ang manalong presidente dyan, yung lahat ng ating mineral, makukuha nila. Yung lahat ng ating kagubatan, uubusin na naman nila. Dinaanan ko lahat dyan. So I know the facts of life and how corruption has impoverished the nation. Kaya tayo mahirap. Yung yaman ng ating kalikasan, hindi natin napakinabangan. Pero yung mayayaman, hanggang ngayon, yumaman pa ng yumaman. Dahil lahat ng malaking kontrata sa sinasabi ni Senador, non-revenue income, tax, yung tubig, yung kuryente, yung lahat yan. Binigay, kanino? Sa inyo ba? Sana kayo nakakuha. Eh hindi. Binigay yan sa mga malalakas sa gobyerno. Dapat bawiin lahat yan. Ang kinikitang daan-daan bilyon, mapunta sa gobyerno. Hindi sa privado lang na malakas. Sa nagbigay ng kapangyarihan.
Thank you, Deputy Speaker Atienza. Siguro last, yes, sir. Just to be very clear, no, the Chamber of Commerce is saying yung mineral ng ating bayan dapat wag natin ibibigay na mining concession unless alam natin kung ano ang end product na gagawin. Kunyari, sabi siya, gusto kong mining concession para iron ore kukunin ko. Anong gagawin mo sa iron ore? Magtayo ka ng pabrika, gagamitin mo yung iron ore para gumawa ka ng ano, ball pen? Gumawa ka ng ano produkto mo? Kasi anong nangyayari ngayon, we get the mines, the raw material, we export it to China and Japan, they manufacture, and then we import back the finished product. So, napunta sa kanila yung teknolohiya, napunta sa kanila yung higher value added, ang Pilipino, ang natutunan lang, magpiko. Pungpok lang ng bato. Pero, wala na, hindi na kinabang. So, dapat, bawal ang kumuha ng anong mineral ng Pilipinas kung hindi ka muna magtayo ng pabrika at gagamitin mo yan sa pabrika. Pag ginawa natin yan, yung may pabrika mismo, aalagaan niya yung mineral. Kasi doon ang gagaling yung buhay niya. So he will make sure yung environment malinis. Hindi niya lang, ang nangyayari ngayon, pabilisan ng tanggal ng mineral para i-export. Bakit? Di ba? Tama yung sinabi ni Mr. Yulo, ni Presidente. 100%. Ang problema talaga, inilalabas lang yung ating mineral. Walang binabayad dyan. At saka, hindi nagsasabi ng totoo. Nabisto ko yan nung hinawakan ko yung Department of Environment. Yung figure na nakita ko sa China, siguro mga 150th nung record natin na nagbabayad ng buwis natin sa atin. Binago ko yan. Alam ba niyo lahat ng governor? Hiningi sa pangulo, alisin ako dahil iniipin ko lang sila. Yun ang sinasabi nating mukha ng korupsyon. Ang korupsyon ang nagpapahirap sa atin. Kung nagbabayad lamang yan, kung matutupad yung sinabi ni Mr. Yulo, dito kayo magkaroon ng manufacturing, dito kayo magtayo ng fabrika, eh pakikinabangan natin ang mineral. But because of corruption, wala tayong pakinabang. Yun ang gagawin ng ating Pangulong Pacquiao. Napakasimple, pakikinabang ang tao sa ating yaman. Thank you, Deputy Speaker Atienza. Meron po ba tayong questions sa Zoom regarding this pillar? Yes. All right. We okay, sir, kindly state your name and your question po. Hello, magandang hapon po. Ako si Ejan Ryan Baltasar from Bulacan State University. Senator Manny Pacquiao, very short lang po yung question ko. Since about po to sa Pillar 3 Good Governance, when it comes sa territory po natin, sir, ano po yung stand nyo as presidential candidate sa issue po natin sa West Philippines? Ah, okay, magandang tanong yan. Ang West Philippine Sea, kailangan pag-usapan niya. Matagal na yung problema niya, kaya resolvahin na yung problema na yan. At siyempre, kung ang atin, huwag tayo naman tayo magpa-basta-basta give up. Ipaglaban niya naman yung sa atin. Diba? Hindi tayo basta-basta magpabuli lang at ipaglaban natin. Pero kailangan natin pag-usapan ang isang problema dahil hindi maroresolva ang isang problema kung hindi pag-usapan. No, ganyan yan eh. Walang mangyayari yung problema na yun sa West Philippine Sea kung hindi walang dialogue, walang pag-uusap, communication. Kasi hindi kung yung atin, hindi natin pwedeng ibigay na lang ng basta-basta. Alalahanin natin yung kinakanta nating pangbansang awit eh, 'di ba? Ang mayapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Diba? Hindi naman anita abot doon. Pag-usapan natin mabuti na pwede naman pag-usapan yung problema. Diba? Pero hindi tayo magpapabuli, hindi tayo basta-basta magpasakop naman. Salamat. Thank you, Senator Pacquiao. Ayun lang ko'y dadagdag na narinig ko sa kanya, nakalimutan lang sabihin sa inyo. Ang West Philippine Sea, limang bansa ang claimant dyan. Kasama tayo.
pero kasama rin ng China. Kaya yun sinasabi ng iba na, girahin natin ng China. Huwag muna, teka muna. Nag-uusap pa sa United Nations eh. Kanino ba talaga West Philippine Sea? Kanino ba talaga yung mga kapuluan dyan? Sa ngayon, wala pang desisyon. We are fighting China in the negotiating table. So we cannot go to war. It's unfair for the young today to die for something which is not necessary yet. When the time comes, talagang pinuwersa na lang tayo, sinasakop, palagay mo, bahagi na Luzon, ay gera na. Pero andun lamang sila sa kapuluan na hindi naman pwede natin sabihin, atin na yan. Hindi pa eh. We have a claim. China has a claim. But China is a bully. Because habang nakapending ang claim natin, ino-occupy na nila. Yun ang immoral, yun ang illegal. Kaya mas gusto ko yung sober thinking ni Senator Pacquiao. Pag-usapan natin. Magtalo tayo sa UN. Ipadala natin ang pinakamagaling na abogado at saka mga debaters doon. Pero hindi pa panahon para mag-gera. Kaya we cannot advise the young. We will go to war. Yun ang bubola yun. Pagka ginanong kayo ng presidente, sabihin niyo sinabi ni Manny. Bakit naman kami magpapakamatay at this point? Lumabas hindi atin yung mga kapuluan na yan. Meron din claim ang China eh. Meron siya tinatawag na one dash line. Lahat daw nang napapaludong kanila. Yun ang kanilang version. Kaya kailangan negosasyon. Kailangan usapan muna. Ubusin muna natin ang laway natin sa pag-uusap at pagpapaliwanag. Tsaka tayo magpatayan. Thank you, Deputy Speaker Atienza. We have a question from the floor from Mr. Gregorio. Tungkol sa West Philippine Sea, we are one of the manufacturers of fish sauce, no? Umaasa kami sa isda. At grabe yung ginagawa ng China, inuubos lahat ng isda natin. Kawawa po yung mga mangingisda natin. Kinukuha yung isda ng mga dayuhang Chino. At madalas po, bumibili kami ng isda para gumawa ng patis. Pero ang nangyayari, ang tuloy-tuloy natin, milyon-milyong tuloy natin, hinuhuli ng China. At anong gagawin nila sa kanilang huli? Binibenta po ulit sa atin. Imbis na ang makinabang ay ang mga mangingisda natin. So ano po yung gagawin nyo para protektahan ang mga mangingisda at protektahan ang mga manufacturing or processing ng mga finished product po ng sardines, ng fish sauce, ng iba't ibang produkto po na pangdagat at ginagamit po yung raw material ng fishes natin po. Alam nyo, naiiyak nga ako nung nangyari sa yung mga fisher folks natin na no, yung may isang fisherman na binangga yung ano niya, yung bangka niya, tapos nalunod siya at tapos iniwanan pa siya. Alam mo doon sa sitwasyon na yon, naiyak ako dahil yung papa ko mangingisda din. Pero yung papa ko mangingisda pero hindi siya marunong lumangoy. Bangka. Sabi ko, inisip ko, kung papa ko yung binangga ng gano'n, tapos hindi marunong lumangoy, di namatay na. Di ba, sabi ko gano'n. Kaya, medyo nag-init yung tainga ko noon. Kaya nung hiningan ako ng comment, abay, huwag tayong gano'n. Dapat pabayarin natin sila sa ginawa nila. Sa damage na ginawa nila. At protektahan natin yung mga fisher folks natin na libreng mangisda, malayong nangingisda sa ating bansa. Kailangan kaagapay ang ating gobyerno para sila hindi matakot mangisda sa sariling atin. Yun ang ano natin. Ang kailangan lang siguro, magkaroon tayo ng patrol boat para nakatingin at nakasuporta sa ating mga mangisda. Tama, di ba? Pag may patrol boat,
Kampan din yung mga mangingisda natin. Salamat. Thank you. Thank you, Senator. May naalala ako ng ako eh. Siguro maalala rin yun. Na siya raw ay sasakay sa jet ski. Pupunta sa, doon sa mga sa Spratly, Reed Bank, itatatag daw yung bandera ng Pilipinas. Ginawa ba niya yun? Ang tinatanong nila, ano ang gagawin ng gobyerno pagka inaapi ang ating mga kababayan? Huwag ka na magdrama na mag-jet ski ka. Hindi mo naman gagawin yun eh. Hindi naman ginawa yun. Pero yung mga mangingisda natin, ipagtanggol mo. Gumagamit sila ng baportigera. Di gumamit din tayo. Wala tayong magagawa kung talaga magkaroon ng banggaan. Pero, yung attitude nila na binigay na lahat eh. Wala nang pumipigil sa mga Chinese fishermen. Tama yung kanilang punto de vista. Consumer na lang tayo ng finished product ng isda natin. Isda natin yun. Hinuli yan sa karagatan natin. Pero, China nakikinabang. So we have to protect ourselves and our own rights. What we are saying is that let China do its worst. Let's do our best. But we cannot declare war on them at this point because they also have a valid issue. Kanila raw yun eh. Yun ang kanilang paniniwala. Kanila yan eh. So we have now to convince the UN and the Convention on the Law of the Seas that our claim is more valid than their fantasy. Yung kanila fantasy. Tayo reality. But you are correct in saying we should demand from government protect our interests on a day-to-day basis. Let's not allow China to dominate. We know already they are bullies. Ako, galit ako sa bully. Eh, si Manny, galit din sa bully. Bata pa ako, pag nakakarap ko, bully. Nagpapanting yung tenga ko. Si Manny, alam ko ito. Marami ng mga bully na nahirapan sa kanya. Kaya, we cannot allow ourselves to be bullied. If that's your point, I believe only Manny Pacquiao will be able to fight for our small fishermen. Thank you. Mr. Yulo. At higit sa lahat, hindi ako nagpapabuli. At ang ayaw na ayaw ko yung tatakutin ako. Kasi yan ang ayaw na ayaw ko, yung hamunin ako, tatakutin ako. Yan lang, para malaman ng lahat. Senator, meron nag-text sa akin ng tanong ko sa inyo. Sabi nila, sa Indonesia daw, pagka nakahuli sila ng barko na nangingisda na galing China, kukunin nila yung barko daw at pinasasabog sa dagat. Pero ang Pilipinas daw, pag nahuli yung barko, binabalik sa China at nagsosorry pa. So ang tanong niya, pag kayo daw magiging presidente, pwede ba natin gayahin yung Indonesia, pasabugin din natin yung barko ng China, pareho ng Indonesia? Yun ang unang tanong. Pasabugin mo, nag-create ka ng hamon na yun, hamon. Pag pasabugin mo, hamon yun. In a diplomatic way, i-compress ka mo, i-hold mo rito, ibalik doon. Baka mapakinabangan pa natin yun eh. Hindi naman tayo mayaman, mahirap naman tayo. So, baka mapakinabangan pa natin yun. Diba? Sayang naman yun. Yan lang. So, yung Indonesian pinapasabog, pag kay Manny Pacquiao, gagamitin natin. Okay, meron po isang tanong na relevant. Sabi nila, dun daw sa Vietnam daw, nung nagpadala ng oil rig ang China, ang ginawa doon ng Vietnamese, nagpadala ng 1,000 fishing boats sa maliliit na puro kahoy at pinalibot daw yung oil rig para mga langgam. So ginawa nila, tinakot nila pang dinanggam nila yung barko hanggang umalis. Okay rin ba yun? Yung mga maliliit na fishermen daw, surround natin doon sa barko ng China para mga langgam, langgamin natin.
kasi pag may pinatay tayo doon, eh malaking issue yun, di ba? Eh, kailangan ready tayo to to depend naman sa kanila dahil siyempre mga mahirap naman yung pupunta doon. So kailangan ready tayo na pag sinaktan, war na nga yan. Pupunta yan doon sa ano. Pwede naman natin gawin yon, pero lahat yan makukuha sa pag-uusap. Kailangan lang, ang problema lang kasi yung pride ba? May mga pride ba? Kasi presidente ako, ba't ako magkipag-uusap sa'yo? Presidente rin ako ah. Bakit ako mag-initiate na magkipag-uusap? Diba? Pag tayo, walang pride-pride kasi God is with us. So, diba? No, walang ego-ego para sa kapakanan ng bansa. Gawin natin lahat. At the end of the day, kung ako mapahiya, again, basta makinabang lang ang Pilipino, walang problema. Basta umulad ang ating bansa. Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much, Senator Pacquiao. Yes. Natagdag ako lang yung sinabi ulit. Yung sinabi ng Vietnam, Vietnam ang nagsabi nun, na inukupis ka nila. Alam ba nyo, yung mga bata hindi naaalala eh. Ganyan nung araw ang ginagawa ng Pilipinas eh. Pag pumasok dito sa atin, illegally, hinuhuli, sinasakyan yung babor, inukupis ka yung nahuli nilang isda, giant clams, mga tortoises, mga anything that was caught in our waters, inukupis ka ng gobyerno. Yun ang kinalakihan ko. Ngayon na lamang ito nangyayari na sila lang ang meron nahuhuli. Mga isda natin nakatingin lang dahil sa hindi tinutulungan ng gobyerno. So it's government again. Why? Corruption again is the root of that. Merong nangyayari dyan na hindi natin alam. Hindi alam ni Commodore dahil pasikreto yan. Pero merong mga regulo yan na talagang corruption din. Thank you very much. So talagang pillar number three, uminit ang usapan natin. Marami kasing at stake when we talk about good governance and our natural resources. And of course, yung relationship natin sa ibang mga bansa. Pero we have two more pillars to discuss. So we move on now to the pillar four, compass, infrastructure and environment, heaven on earth. Okay, so letter A, God-given attractions. Ito yung mungkahi ng CCPI. Natural geographic attractions that are unique to the Philippines are identified. And their uses are controlled and subjected to carrying capacity limits with no build zones and carrying capacity limits at any time for residents, for workers, and for tourist visitors. God-given attractions should not be diluted by man-made attractions unless they are accessibility and safety that protect and preserves the natural attraction. Letter B, man-made roads, bridges, and other infrastructures or structures must be world competitive, best in design, engineering, quality build, cost and time efficiency with added disaster prevention measures against earthquakes and typhoons. Scientific basis is used to protect the natural habitat with nature allowed to do its wonders. And letter C, islands constraints into advantages. The geographic uniqueness of the country with earthquakes, typhoons, and many islands are met heads-on as challenges to connect the islands by designing and building the best airports, the best seaports, the best ICT and new technology, also the best roads, bridges, and other infrastructure that can withstand adverse effects of earthquakes and typhoons. Letter D, minimum space standards. The adage that a place for everything and everything in its place is followed, as it applies to spaces for work, play, living, and public use. Public vehicles load and load not on the road, but on designated indented stations away from the road. And public vehicles are dispatched sequentially based on scheduled interval times with no overtaking allowed. Residences close to workplaces are provided to lessen traffic and time commutes. And letter E, energy sources varied and safe. A mixed combination of energy sources from traditional to renewables to nuclear and other new technologies such as modular nuclear power plants can be adopted for as long as they are scientifically safe, clean, and cost-efficient combination. Because we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it
from our children. Ayan, Senator Pacquiao, tingin nyo kayo, na-intriga ako dun sa ano eh, minimum space standards, yung dapat hindi pwedeng loading-unloading kahit saan, tapos dapat nakahiwalay sa main road yung mga sakayan, babaan. Unang-una, magandang pagplano. No, ang plano yung tinatawag natin. Kaya maganda yun kung mayroon tayong master plan para hindi tayo paulit-ulit ng gawa. Yung pangalawa, ang tao kailangan sumunod sa pinapatupad ng ating gobyerno na patakaran. Kung ano man yung mga laws na ipinababa, ini-implement ng ating gobyerno, isundin natin. Kahit na walang sakayan at babaan, nandun, dami, punta pa sa ginta ng ano. So, ganun na nangyayari minsan. So, minsan din, nasa atin din ang sinasabi ko nga, ang tunay na pagbabago, magsisimula din yan sa sarili natin. Sa sarili natin, magsisimula din yan. Yung disiplina at pagsunod sa mga kautosan ng ating gobyerno, nararapat. Yun yung sinasabi ko. Alright, question from the floor. The microphone. Okay, just those two questions and then sa Zoom tayo. Please state your name before your question. Hello, Lady. Good afternoon, Sen Manny Pacquiao. I'm Gilbert Lato from Bulacan State University. Philippine is one of the top contributors of plastic pollution in the ocean. Study shows that Philippines contributed to 36% of the plastic waste and ended up in the world's ocean. Malaki ang epekto ng basura, lalong-lalo na sa ating kalikasan at pati na rin sa ating kalusugan. My question is, do you support the passing of single-use plastic ban? And what is your opinion on using face shield knowing that the long term of plastic in the environment is harmful? And lastly, as a current senator, what platforms or projects that you have done for the environment? May bill ako na i-final dyan. One use plastic parang unang-una ipaliwanag ko sa about environment, infrastructure environment. Alam mo yung environment, kailangan natin pangalagaan. Yung kalikasan natin, pangalagaan natin. Bakit? Para malaman ng lahat, bahagi yan ng ating buhay. Yung kalikasan, bahagi yan ng ating buhay. Kung ano man ang environment natin, ano man ang kalikasan natin, ano man nangyayari sa atin, tayo rin ang gumawa nun. Kung sinisira natin, pinapatay natin yung sarili natin. Bakit? Kasi bahagi yan ng ating buhay. Magtaka ka, bakit ng ating buhay yan? Remember, when God created the universe, everything, He created by words. Diba sabi niya, there are plants. But, kakaiba, when God created mankind, He didn't create literally their mankind. Hindi ganon. He formed a soil and He gave a breath. And that's us, human. Bakit when He created mankind is nag-form pa doon sa ground, sa soil. Tapos binigyan niya because He want us to be part of the universe that He created. Therefore, kung ano yung sa environment natin, kalikasan natin, kung sinisira natin yan, ano mang hinat na natin, tayo rin ang sumira sa sarili. Tayo rin ang pumapatay sa sarili natin. Thank yan. You. Salamat. Thank you, Sen Manny. Second question. Yes. Magandang hapon, Manny. Right here. my question, I represent a global nonprofit organization called Mercy Worldwide, maximizing efforts of relief and care for the youth. And so, ang tanong ko para sa iyo is, what types of humanitarian projects are you passionate about that we can work together to improve the quality of living and quality of opportunity for Filipinos, not just in Manila, but throughout all of the Philippines, and not just for today, but for the future generations? The quality of living, that we're talking about.
You want me to answer in English or Tagalog? I'll try. English. Marunong ata Bisaya, you understand Bisaya? In any one of them. Wow, Bisaya. Bisaya! Okay. Humanitarian na kailangan aki... Huwag ko mag-Bisaya ako, baka hindi sila makaintindi rito. Hindi sila makaintindi rito pag nag-Bisaya ako. Kailangan talaga magkaisa tayo at magtulungan tayo para po sa... Hindi lamang sa sarili natin, kundi para sa bawat isa. Ganun dapat ang turing natin at pangalagaan natin ang ating kalikasan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at mamuhay tayo ng matagal dito sa mundo. Kasi the more na sinisira natin lahat, the more umiiksi ang buhay natin. At the more na hindi tayo nagtutulungan, the more din na walang mangyayari sa buhay natin. Walang development na magagawa natin. And walang magandang bukas ang ating tinatanaw. Maraming salamat po. Senator Manny, naniniwala po ba kayo na dapat magkaroon tayo ng iba't ibang sources of energy para sa kaunlaran ng ating bayan? Sangayon po ba kayo na i-explore natin ang nuclear power plants basta safe, clean, cost-efficient? Yes, kasama yan sa aking 22 rounds priority agenda, yung empowering energy, renewable energy development. Kailangan na i-maximize natin yung natural resources natin at magtulong natin para makinabang ating gobyerno, makinabang ang sabay na Pilipino. Meron po ba tayong question sa Zoom? Alright. Go ahead po. We can see you. Good afternoon po, Senator Manny Pacquiao and Speaker Atienza. I am Francis San Juan and I am a member of the Climate Reality Project. This organization is composed of environmental advocates who believe that politicians and citizens must work together to take urgent action for the climate. Clearly, the next administration will hold a critical role in the fight against climate change. In the past few days, COP26 has been ongoing. Millions of lives will suffer, and the next generation, my generation, will suffer if this crisis is not addressed. The Philippines has already gone through so much, as seen in the devastation of Yolanda and Ondoy. In fact, we have been ranked as the fourth most affected country from the year 2000 to 2019 in a global climate risk index. With these said, ano po ang inyong platforma tungkol sa climate change? Sinasabi niyo po na pinapahalagahan ninyo ang kalikasan. Pero paano po tayo magta-transition to a sustainable green economy na hindi naman maapektuhan ng kalagayan ng mga kababayan na naghihirap at nawawala ng trabaho? What concrete steps do you plan to make to ensure that the youth can hope to live in a healthy and sustainable world? Maraming salamat po. Thank you for your question. We'll just like to clarify again the last part of your question. Would it be okay? Ay, yung gagawin natin sa environment, pagprotekta ng environment natin. Nama ba? Yes po. What are your platforms and concrete steps that you plan to yung, for the environment? Yung single use of plastic, yun, iwasan na natin, minimal siguro natin yung paggamit ng plastic na hindi na nabubulok. Isa rin yun, pangalagaan natin yung kalikasan natin, yung kasama niya yung tree planting. Importante rin yan, makatulong sa atin at huwag tayo tapon ng basura kahit sa kung saan-saan. Linisin natin ang ating kapiligiran, magtanim tayo ng maraming puno. Kasi alam mo yung puno, naglilinis ng hangin yun. Nakakapagpalinis ng hangin din. Ang puno, nakakapagpalamig sa isang lugar din. Oh. Kasi ang puno, nakakatulong din yan para walang baha pag mag-ulan. Sabihin ko sa inyo, ang puno, isang puno ng kahoy, makahold siya ng at least minimum 50 drums of water. Isang puno yon. Kaya pag walang puno ang bundok, pag umulan, baha kaagad sa baba.
kasi didiretso lang yung tubig eh. Pero pag maraming puno, hindi yan magbabaha kasi i-hold ang mga puno yan. And then, pangalawa, yung sinasabi ko na kailangan maging malinis tayo, especially huwag tayong tapon-tapon, maging responsible citizen tayo sa ating bansa. Thank you very much, Senator Pacquiao. And now we go to the last pillar, okay? Pillar number 5, the economy. Restroom na, okay. The compass is diverse, self-reliant, and wealthy. Okay, so letter A, Filipinos in effective control. With a self-reliant economy that protects the lives, health, and patrimony of the people from globalization, supply chain disruptions, and from foreign control, the participation of foreign-owned controlled companies and foreign governments are dispersed for a global power balance and to avoid monopolistic control. Letter B, natural resources fuel local manufacturing. With an economy that uses its natural resources as inputs to manufacturing within the country to produce value-added end products for its own consumption and for export. Letter C, a diverse industrial agri-services economy. Self-sufficient in food and creating wealth from small, medium, large, and basic industries for final use or to feed the parts and component needs of other industries, including new technologies. Tourism and other services are top-notch alongside an industrialized knowledge economy. Letter E, a wealthy economy. Letter D, an economy that promotes and rewards its citizens for innovation, excellence, and success while nurturing and retraining those left behind to be competitive again or to find other areas of excellence. Ito po yung nabanggit nyo kanina, Senator Pacquiao. Letter E, a wealthy economy with a GDP per capita of at least top 50% of countries worldwide. Poverty and unemployment rates are both below 3% of the population. And to quote, we are moving towards a global economy. One way of approaching that is to pull the covers over your head. And another is to say, it may be more complicated, but that's the world I'm going to live in. I might as well be good at it. Alright, Senator Pacquiao, marami rin may ulit ito. Pero et, yung iba to nabanggit nyo na kanina eh, di ba? Yung Filipino number one dapat. Filipino number one dapat. Yung economy natin, dapat hindi lamang sa isang grupo na magtatulong. Kaya kumbaga sa ano, pantay-pantay yung iwasan natin yung monopoly. Kailangan lahat. I-explain ko ito kanina eh, na pantay-pantay ang pagtingin ng ating gobyerno sa lahat ng mga businesses. Walang favoritism. At pangalawa, okay, hindi lamang dyan ang sa mga malalaking businesses tayo nakasentro, kundi doon sa mga maliliit din. Yung mga maliliit natin, yung micro, small and medium enterprises natin. Kailangan din natin na ma-maximize yun, masuportan, mapalakas natin. Kasi kailangan din palakasin yung GDP natin, yung domestic yung gross domestic product. So, importante yan. Thank you. Meron po ba tayong questions from the floor? Or if wala tayong question, meron po ba tayong questions on Zoom? Yes, okay. So, meron po tayo. Yes, go ahead po with your question. Naka-unmute. Yes, kindly unmute. I'm sorry, we cannot hear you po right now. I think naka-mute pa po. Naka-mute pa po kayo? Nakami po. Perhaps, okay. Ano, pwede nyo itay... Pag-volume lang po yung, ano nyo, yung... Cellphone. Oo. Baka pwede nyo pong itype yung inyong question. Or habang naghihintay po tayo, siguro, Senator Pacquiao, kasi di ba kanina pinag-uusapan natin na dapat, ano, we promote local industries, local businesses. Pero, syempre, hindi po ito nangangahulugan na we turn away foreign investments. Tama po ba? Paano natin babalansin? Hindi na mahulugan. Dahil, ito. I-explain ko sa inyo mabuti. Ha. Wala lang po. Yung mga small businesses, yung mga micro, small, medium enterprises, importante yun kasi hindi lahat ng yung mga nabibigyan ng trabaho kasi ng mga malalaking businesses is yung mga college graduate.
marami sa atin na undergraduate, hindi nakapagtapos sa college, hindi nakapagtapos ng high school, eh paano naman sila mabigyan ng trabaho? So, pagdating sa pag-apply sa malalaking company, discriminated na kaagad sila dahil wala silang diploma. So, in that way, palakasin natin yung sinasabi kong micro, small, and medium enterprises para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Yan yung ano, pinag-aralan ko kasi yan na kung diploma ang pinag-uusapan siguro, hindi ako nakapagtrabaho. O, di ba? So, yun yung experience ko sa buhay na yung mga maliliit na mga businesses, suportahan din natin yan. Para sa makakatulong din sa ekonomiya natin, makapagbigay ng trabaho. Thank you. Thank you, Senator Pacquiao. One last question. One last. Sino pong ano? Sino pong nauna? Okay. Jack, impuin na lang muna kayo kung sino na. Tapos naman na po siya. Hello po. Okay. Is this our question from Zoom? Yes. Tama po ba? Naipas- yes. We'll ask first yung question natin from the floor, tapos balikan natin yung sa Zoom mamaya. Okay, sa Zoom. Okay, good afternoon po, Senator Manny. Actually, ako po yung lumapit sa inyo kanina na sinabi kong taga Jensen din. I'm from Lagao National High School po. So, good afternoon po. Yun nga lang din, I'm also from Nueva Ecija. Medyo related po yung questions ko sa binanggit ko na lugar na pinanggalingan ko. Number one, actually before my questions, I just would like to share some incident po kahapon na galing po ako ng Nueva Ecija at nakakalungkot po sapagkat bumili po kami ng gulay, 7 piso lang po yung kilo ng upo, 15 pesos lang po yung ampalaya. So ang point ko po, paano pong uunlad yung mga kababayan natin na farmers kung sakali na napipilitan pong ibenta na lang po ng mura ang kanilang mga paninda. So yun po, at tungkol naman po sa Jensen, ako po rin po yung umakyat sa mabundok po natin doon. At talaga po yung ating mga kababayan doon na mga IPs po, nagtatanim, naabuso rin po ng mga middleman na kung saan ang kanilang mga produkto ay nabibili rin po ng mura lang. So, ang aking kong katanungan ay paano po natin tututulungan sila na kanilang kabuhayan ay ka nga po ay maging maunlad. Kumbaga hindi nga nakatapos, ang kanilang solusyon lang ay mag-farming, agrikultura, pero mayroon pong ganitong kalasing mga kwento ng buhay. Kung kaya't nakakalungkot na mayroon pong mga ganitong scenario po ng ating mga kababayan. By the way, I'm from United Nations Association of the Philippines din po. Sorry po. Thank you. Maganda yung katanungan na yan. Alam mo, sa lahat ng pinagkakautangan natin ng loob, makinigay tayong lahat, mayaman o mahirap, sa lahat ng pinagkakautangan natin ng loob is yung mga farmers sa mga fisher folks. Kasi dahil sa kanila may kinakain tayo. Kung hindi sila nagtanim, hindi sila nagkayod, wala tayong kakainin. Wala tayong pagkain. So, alalahanin natin yan, suportahan natin, palakasin natin yung mga farmers, yung suportahan natin, alagaan natin, gabayan ng ating gobyerno dahil sila ang mga breadwinner. At the end of the day, pagdating ng panahon, hindi na tayo mag-i-import ng bigas, mag-i-export pa tayo o mga basic commodities. Okay. Hindi may tanong yata si... Yes, sir. Sir Kenan. Kenneth Benedicto po sa chamber. Follow-up question ko lang kay ano? Tom. Kay Tom. No? Ang tanong ko, bakit kung kailang harvest time, salang tayo nag-i-imbak ng bigas? Kasi ang nakikita ko sa NFA, kung kailan harvest time, saka tayo nagpaparating. Kung kailang hindi harvest time, walang dumarating. Yun ang tanong ko, bakit ganun? May corruption, hindi may corruption, malaki ang corruption dyan sa importation ng bigas. At dyan, pagdating ng panahon, niwala ka sa akin. Magtatanim sila ng palay sa kulungan. Magtatanim sila ng palay sa kulungan. Kasi
gusto kong tapusin na ang paghihirap ng ating mga farmers. Gusto ko mabigyan naman sila ng halaga at importansya nang ma-encourage sila magtanim na magtanim. At higa sa lahat, pantay-pantay ang ating ang turing natin, ang pagtanaw natin sa bawat isa, bawat Pilipino. Thank you, Senator Pacquiao. If na may dadagdag, ha? Dahil corruption ang pinag-usapan, eh. Yes. Ang sagot niya, napakalinaw, eh. Tinatiming nila yung maximum profit, not for the farmer, but for those who are running government. Kaya, walang mangyayari sa atin. Tumbukin na natin. Palitan natin lahat dyan. Sinabi ko sa inyo kanina, magsasaka, naglaan ng pera ang gobyerno, bigyan ng pataba ang magsasaka. Fertilizer, umabot ba sa farmer yun? Hindi. Binulsan ng mga congressmen yun at saka mga senators. Pero si Manny Pacquiao at saka si Lito, hindi kami kasalri yan, ha? Kaya maniwala kayo, pag-aralan yung mabuti, nasangkot ba sila sa fertilizer scam? Nasangkot ba sila kay Napones? Kung nasangkot, burado na agad. Kung hindi, paikot-ikot lamang tayo, eh. Thank you. Thank you, Deputy Speaker Atienza. One last question sa Zoom, if okay na yung audio niya before we close with the five pillars. Sir, go ahead with your question po. Hello? Ayan. Can you hear me? Yes, yes, narinig ka na namin. Okay. Praise the Lord. Good afternoon. I am Robbie Lagmay Solis and I represent a number of organizations here, including the UP School of Economics Alumni Association, JCI Quezon City Capital, and One Town, One Sport Philippines. It is very admirable, no, Senator Pacquiao and Representative Atienza, to know that based on your opening statements, your hallmark advocacy for the economy is anti-corruption. So it's not just only for Pillar 5, but for other pillars as well. So previous administrations have created, strengthened, and or abolished agencies or instrumentalities to bolster the Philippine economy. So yung previous administrations like created PCGG, Presidential Commission on Good Government, Public-Private Partnership Center, the Philippine Competition Commission, Tourism Infrastructure Economic Zone Authority or TIEZA. For NFA, I think nireorganize nila ang NFA. There was also the Anti-Red Tape Authority, also the Presidential Anti-Corruption Commission, among others. So, ganun usually ang isang administration. Now, if we see President Manny Pacquiao, what will be his legacy institution or action, if any, to ensure that we will have a diverse, self-reliant, and wealthy economy? Salamat po. Salamat, salamat. Alam nyo, ang corruption yun ang pinaka problema sa ating bansa, pero beside corruption, ang gagawin natin para maiwasan yan, palalakasin natin yung mga kooperatiba sa buong bansa. Ang gagawin natin, lahat ng supply ng ating gobyerno, idadaan natin sa kooperatiba, yung mga existing kooperatiba ngayon, para sila makinabang. Wala na yung individual transaction sa gobyerno, hindi yung baka maparmali pa tayo. Wala na yun. Kailangan doon sa kooperatiba para kumita man, silang ang taong bayan din ang kikita, no? Isang kooperatiba at saka maiwasan yung corruption dyan. At pagpalakas sa ating gobyerno, development sa ating bansa, yung sinusulong natin na local autonomy. Ipo-post natin yan para bibigyan natin ng kapangyarihan ang mga lokal para mag-implement ng mga project na dapat ma-implement for economic growth and development. Thank you. Thank you, Senator Manny. Meron po tayong last question for Senator Pacquiao before... Sa kaya pa, Senator? One last? Okay. Dalawa. Last two. O, sino na yung last two? Yung hindi pa po nakakapagtanong. Yes. Okay, last two na po yan. Hello.
Magandang hapon po, Senator Manny Pacquiao. I'm Danny Carandang and I'm the charter president of the Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. And its signature legacy project actually is the establishment of one national cooperative, which is the United Filipino Movement for National Transformation Consumers Cooperative. Kaya natutuwa po ako na palalakasin natin ating mga kooperatiba. And one of the major project po ng aming kooperatiba ay ang pabahay. That is very close to my heart because dati po akong homeless. And gusto ko lang po itanong na, kasi nasabi niyo po kanina na ang inyong pong isang gagawin talaga ay magkaroon ng libreng pabahay. Iniisip ko dapat siguro yung murang pabahay. No? Kasi syempre pag libre, parang dole out po siya. And it really needs a lot of resources coming from the government. Not unless we will, of course, make use of the private sector to help in the building of many housing units. Kasi talaga pong ang housing is one of the major component ng economy natin with all its allied undertakings. Ano po? Ang tanong ko po ay kung paano nyo matutugunan itong inyong pangako na magkaroon ng hindi mura kundi libreng pabahay. Kasi sabi po ng mga, I think narinig ko po ito sa isang report na parang imposible po. Kasi maraming mga bansa ang talagang hindi na-address ito. Bakit ang Pilipinas ang magkakaroon ng isang ganitong programa na manggagaling po kay Manny Pacquiao? Maraming po salamat. Alam mo, narinig ko na yung imposible. Yung imposible ito. Kasi yung lumaban ako ng Dalawaya, imposible manalo si Manny Pacquiao kasi golden boy, malaking timbang, malaking tao. Hindi mananalo si Pacquiao. So, ito, sinabi kong pabahayan ko ang mga Pilipino, mga pamilya na walang bahay. Kayang-kaya po yan sa sitwasyon sa nakikita ko. Unang-una po, ang mga informal settlers na dito sa bansa natin nasa almost 2 million. Ang mga walang bahay talaga dito nasa mga 6.7 million households. Ibig ko sabihin, yung pati yung mga nag-rental lang, pero may trabaho sila, pero nag-rental sila, wala silang sariling bahay. Ang sinasabi ko na 3 to 4 years ang estimate ko mabigyan ng pabahay ang lahat ng pamilya na walang bahay. Pero sinasabi ko lang na 4 to 5 years para hindi ako maging sinungaling. Para hindi ako maging sinungaling. Ang kailangan lamang natin po, para malaman ninyo, ang kailangan lamang natin na pundo sa loob ng 4 na taon, gayto, mga nasa 1.3 trillion to 1.5 trillion. Okay, ganito. Ang nananakaw, ang nawawala sa gobyerno, taon-taon, hindi bababa sa 1 trillion. Sige. Subuin mo yung corruption na yun. Makasave ka na lang ng 500 billion bawat taon. Makasave ka na lang ng 500 billion bawat taon. Magkano yun sa tatlong taon, 1.5 trillion? Kumplito na, supra pa. Ah, di ba? Supra pa, di ba? Yan yung sinasabi ko. Nagawa ko yan sa sarili kong pagsisikap na ilibong tao na nabigyan ko ng pabahay, bakit hindi natin magagawa sa sarili nating bansa sa gobyerno, ang gobyerno ang gagawa. Kaya sabi ko 3 to 4 years, pero sinasabi ko lang na 4 to 5 years para hindi ako maging sinungaling. Wala kang makitang squatter dito sa Metro Manila. Wala kang makita dito ng squatter sa Metro Manila. Yan po ang aking hangarin. Yan po ang aking plano talaga dito sa bansa natin. Hindi lamang pabahay po yan. Hindi lamang po pabahay yan, kundi yung tinatawag nating sustainable livelihood. Yung sustainable livelihood, kasi bigyan mo ng pabahay, kung wala makain naman. Yung pangkabuhayan. Tsaka yung iba dyan, may trabaho naman din. So, walang problema. At ito pa, ang pabahay natin, hindi natin siya ilalayo sa city. Kung magpabahay ka, doon mo ilagay sa bundok, anong kakainin nila doon? Anong trabaho nila doon? Hindi mangyayari yun. Ang pabahay, kung saan sila, dito lang around the city lang. Yan ang gagawin natin. Para komportable sila, bibigyan naman natin sila, kawawa sila, naiiwan sila sa laylayan. Dapat, sagipin natin sila, pag nakahabol na sa atin,
sisikapin, tuturuan natin sila na maghanap buhay para makasabay sa atin forward. Ayan, ang gagawin natin. So, yan ang sinasabi ko, 4 to 5 years, magkaroon ng pabahay ang lahat ng mga pamilya. Salamat po. Thank you. Okay, ito, promise, last question. Sorry, Senator Pacquiao, last question na from CNN. Yes? Excuse me. Yep. Oh, okay, okay. Yeah. Sorry, I thought nagkaroon na agreement. Sige, so yeah. This is our last question already. I'm sorry, this will be the last question because okay. Senator Pacquiao has engagements pa po. Go ahead po. Okay, good afternoon, Senator Pacquiao, and thank you for coming with us this afternoon. I'm James from Bridging Leaders for Sustainable Development, sir. And I understand that the major landmark of your campaign is focused on fighting graft and corruption. No? And dito, sir, sa pillar number 3 kanina, sir, nabanggit kanina na isa doon sa mga 12 traits of good governance ang openness and transparency, no? Which is part and parcel of fighting graft and corruption, sir. No? Napansin ko lang, sir, ano ang opinion niyo, sir, dito sa mga directive ng gobyerno na minsan hindi pinapalabas yung statement of assets and liabilities net worth? At ano ang opinion niyo sa mga officials ng government na hindi sinasapubliko yung SALN, sir? Kailangan sumunod tayo sa batas. Kung sinasabi ng batas na mag-submit ka ng SALN, mag-submit ka ng SALN. Pagdating ng panahon, hindi ka mag-submit ng SALN, makasuhan ka ng gobyerno. Kaya pagdating ng panahon, wala tayong favoritism. Sinasabi ko, di ba? Parang boxing ba? Firm but fair but firm. Ayan. Ang gagawin natin dyan ay magiging stricto tayo sa pag-implement ng batas. In that way, doon lang magkakaroon ng takot ang mga tao, lalo na yung mga kawatan sa gobyerno. Pag may nagnakaw, maliit, malaki, kulong! Walang makalabas. Walang makalabas. Hindi makulong, tas labas. Kulong! Pag may nakaw, kulong! Pag may nakaw, kulong! Mag-create tayo, kakausapin ko yung Supreme Court at saka Congress, mag-create tayo ng special court. Kasi pakaisipin nila, matagal naman yung kaso-kaso, matagal yan, di mausgahan ka agad. Mag-create tayo ng special court para 3 to 6 months, mag-decision na kaagad. Makonvict na kaagad yung mga kawatan. Hindi, marami mo at makulong. Alright, nakos, thank you so much, Senator Pacquiao. Actually, we have questions from the media, pero maybe after because may pending interview pa si Senator Pacquiao. So, he'll still be here in the building. So, thank you so much, Senator Pacquiao and Deputy Speaker Lito Atienza.